Talon ng talon tong coach ng Lakers, mga idol, oh. Bakit kaya ganyan? Well, para bitinin ko kayo, no, ganito kasi yung ginagawang depensa ng LA contra sa Spurs, especially kay Wemby noong fourth quarter. So, di ba tao ni Gabe itong si Steph Castle? Ang ginagawa ng Lakers dyan ay recta switch na sa depensa. Kaya dahil sa screen ay ganyan yung guard na si Gabe Vincent na ang may tao kay Wemby. Isang ruler po, mahigit ang lamang nito na Wemby sa height kontra kay Gabe, kaya mismatch na nga rin talaga to, mga idol. Hahanapin malamang ng Spurs si Wemby dyan dahil sa ganitong may size advantage na nga siya. Kaya ang discard ng LA ay ifo-front ng guard itong si Wembanyama, tulad ng ginagawa nga ni Gabe dyan. Imbis na nasa pagitan siya ng ring pati nung tinatao niya, ay nasa pagitan siya nung tinatao niya pati yung magpapasa sa kanya. Ginagawa nila to para syempre hindi magkaroon ng madaling pasa papunta doon sa big man. Kung nag-bounce pass siya dyan, edi huli ni Gabe yan, or even chest pass. Kaya palobong pass ang kailangan dito, mga idol. Pero pag ganito ngang nasasalo ni Wemby yung bola, ay dinadouble kagad siya ng weak side defender si LeBron yan dito, pero naka-foul siya. May kita muli natin to, mga idol, si Max Christie naman po ang sumunod na nag-switch dyan kay Wemby. And ganyan pa rin sila dumepensa, finofront nila yung tao nila, kaya ayan, hirap silang ipasa kay Wemby, gawa na rin ng mas mahabang player itong si Max. And good defense to mula sa kanya, mga idol, masyadong mababa rin yung pasa kasi ni Steph Castle, kaya huling-huli niya. Kung kunwari naman na masasalo ni Wemby yan, andyan si Coloco bilang help defender sa loob. Yan naman din yung original na tao niya, good defense to mula kay Max Christie. Buong fourth quarter, mga idol, ganito sila dumepensa talaga kay Wembanyama. May ISO na siya rito, kaya makikita natin si Keldon Johnson na mag-clear out dyan. Lilipat siya sa kabilang side upang malaki nga ang magiging space ni Wemby. Then habang tumatawid sila, no, si AR biglang napatigil. Kasi siya ang aalalay dyan kung ipapasa sa poste. Abangis lang kumbaga. Pero nung ibinigay na sa iba at hindi po kay Wemby, alis na rin siya syempre, susundan na niya yung tao niya. Kaya good defense na naman sa Lakers kasi hindi nila nahayaang makuha po ni Wembanyama yung bola na uwi pa ito sa isang contested na jumper. Kaya rin talon ng talon si Coach JJ dito, mga idol. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila sa court dyan, obviously. Pero dito palang nakatatawid palang nung bola ay sinasabihan na niya si Max Christie nung depensa nga nila. Nakikita na kasi natin yung play ng Spurs na ayan nga, si AR naman po ang napaswitch kay Wemby. At dahil na nga rin po sa pagtatalon-talon ni Redick doon ay umabang na kagad si Max dito. Sayang nga eh, kasi good defense na nga rin ito kasi better offense nga lang para sa Spurs. Lahat sila ganyan pagsusubok si Wemby na pumoste. Ngayon si Cam naman, mga idol, mahirap kasi yan kapag nakaposte ka na, aangatan ka lang yan parate. Kaya mas okay nang pahirapan siya na kunin yung bola. Better defense na nga rin to kay AD ngayon. Tinirahan siya ni Vassell kanina pero inulit na nga lang din yung move, kaya check na check. Yan naman, mga idol, dikitan din sa dulo yung laro na ito, nagpapalitan lang sila ng lamang pero nanaig pa rin po ang LA Lakers, gawa na rin ng mahusay nila na execution sa opensa. 1-0 na ang record nila ngayon sa in-season tournament, may laban din po mamaya itong LA contra sa Pelicans, kaya hinabol lang din natin to. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon, mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.